sa inyong lahat at maligayang pagdating dito sa simbahan ng San Pablo Hill. Kung kayo po ay bago lang sa parokya nito, inaanyayahan ko namin kayong magpalista bilang parokyano dito sa San Pablo Hill. Bago natin simulan ang pagdiriwa ngayong linggo ito, pinapaalala lang po sa mga pinag-uukulan na ipakusara o ilagay sa sign-in mo ang mga cellphones natin. Ngayong linggo ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Panginoon taon pa. Sa misa nito, ipagdasal natin ang lahat ng mga nanay at ang lahat ng ating mga parokyano. Pagkatapos po ng kumunyon, magkakaroon tayo ng pangalawang koleksyon para sa Catholic Charities. Maraming pong salamat sa inyong kagandahan po. Ang ating punong celebrante sa hapon ito ay si Padre Andre Beltran, Associate Pastor dito sa Simbahan ng San Padre Pio, kasama si Deacon Wayne Toranto. Tumayo po ang lahat at mag-isa sa pag-awit ng awit pangunan. Kawan tayo ng pangyarihan ng Diyos. Tatawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Thank you.
pagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak ng aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan na kanyang pinanggalingan upang kami pamulunan at kanyang inunguhan upang maging mag-aasa kailanman ng sambayan niyang kapwa rin katawan bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggang. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y magbiyag sa lama. Bago siya magbiyag, pinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayong hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayan siyang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa pagbahagi ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama kanila, kanyang pinagubilinan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko sa inyo. Nagbinyag na sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya. Ang mga panahon at sandali ay pinapla ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit, bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya ay iniakyat na sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya sa ulan. Habang sila ay nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos, siya ay awitan,
pangalan ng hari, siya ay papurihan. Awitan purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at kilap. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito.
Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Iniakyat nga si Jesus sa langit at nanuklog sa kanan ng Ama, ngunit hindi niya tayo iniwan. Sabihin ko yung tatlong bagay na papatanda sa atin na talagang hindi niya tayo iniwan. Upang tayo ay mabigyan lakas na matupad ang iniwan niyang komisyon na ipangaral ang mabuting balita, ang tanggal ng mga sakit at sakit at maging saksi niya sa buong mundo. Ngunit bago ko sabihin yan, gusto ko munang batiin ang lahat ng mga nanay o ina na nagilito ngayon at sumasama sa atin sa live stream. Yung mga kusog na dahil dinala kayo sa kanalian ng mga anak ninyo at pamilya. Pati na yung mga nakatulog sa bahay dahil nasa kabusugan. At sa mga pumunta pa sa kanilang handaan mamaya. Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Itong celebration natin ng Mother's Day at ang pag-akyat ni Jesucristo sa langit ay parang nag-combine, no? Parang magbigay sa atin ng isang malalim na refleksyon ng pagmamahal ng ating misyon at ang presence ni God sa ating buhay. Ang Mother's Day, as you know, eh, isa yung celebration na sinaset aside natin para purihin at bigyan gala ng ating mga magulang, ng ating mga nanay especially. Dahil napapahalala ito, ang kanilang unconditional love sa atin. Ito'y parang intrinsic na sa pagiging ina ang maging mahal na pagbigay. To be selfless and nurturing. Binagbiliw na natin yung profound impact nila sa pag-ubog ng ating buhay. Makikita niyo yung mga aming social media posts sa namin, ang ito ko ngayon dahil sa iyo na ay, di ba? Ngayon na ako kanina. Yung Ascension Sunday naman, ang pag-akit na yun ng Panginoon, ay ang combination ng ating Easter season, no? Ang pagkabuhay. Apat na pong araw natapos ng buhay si Jesus, umakyat siya sa langit. Kailan ba yung ikaapat na pong araw? Nung Huwebes. Kaya sa Europe, yung ibang bansa, public holiday. Alam niyo ba kung bakit ngayon hindi natin sinaselebrate yung Ascension? Dahil wala naman sa inyo masisimba ng Huwebes eh. Kaya ngayon natin pag-uusapan ang kahalagahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Right? So, ito yung umpisa ng bagong yugto sa buhay ng mga disipulo pag-akyat ni Jesus sa langit. Na sisimula na talaga ang kanilang pakikisa sa gawain ng Panginoon natin na ipalaganap ang mabuting balita. Tumaling pa ako siguro mga 3 taon o 4 taon gulang at tatapaw pareho yung mga magulang ko sa gobyerno sa Pilipinas pa po. May pangyayaya kami, hindi ko alam kung paano namin afford yung magkano nangyayaya. Kaya siguro pareho nagtatrabaho yung mga magulang ko. Lagi ako umiiyak bago sila umalis. Dahil wala pa ako. Hindi pa ako na-separate sa akin ng mga tatap. So lagi ako umiiyak. Pagdali sila sa umaga, hanggang hindi ko na sila makita sa kalsada. Sa mga mga pag-uwi nila. So yung ganyan ang uneasiness, no? Yung anxiety na nararamdaman ko. Siguro ganun din yung mga nararamdaman ng mga unang disipulo nung nalaman nilang aakyat si Jesus sa langit or sa Ama. Paano na tayo? Ay 4 na pong araw na sila tinuturuan ni Jesus at 3 taon tapos sa 4 pong araw magkatapos sa mabuhay. Hindi pa rin sila sigurado kung ano talaga yung kahalian sinasabi ni Jesus.
Ang tinanong pa nila sa kanya sa unang pangasa, sabi, tinanong lang, ganyan na ba niyo itatapon yung ibang mga hari at kahabilan para mga ibabang kahari ninyo? Iba pa rin ang kanilang pag-iisip dahil hindi pa muna pa ang Espiritu Santo. Sa isang linggo pa yun, kaya huwag kayong mawawala. Kung ngayon tayo mga Kristiyano sa siglong ito, ganun dito na natin natin, parang lagi natin gusto kasama si Jesus. Ano? So, pagka hindi natin na-experience His presence sa mga, parang malungkot tayo. Parang wala siya pag tayo'y nagdurusan o may mga sakit tayong pinagdaraanan. Parang hindi natin maramdaman yung kanyang presence. Pero, kung naramdaman natin yung presence siya, kasi alam hindi tayo, mas malalim niya yung ating kaligayang nadarama. So, ang response natin doon is one of gratitude. And because we're responding in gratitude at love, na nagampala natin yung mission na binigay niya sa atin. So, dito talaga yung araw ng ascension. So, okay, alas na ako. Kaya namahala niya. Pero, hindi ko ba iiwan kahit nasa taas na ako. Yan ang powerful alay. Umakyat ang si Jesus Cristo, pero hindi niya tayo iiwan. Ano natin nasasabi yun? Umakyat siya, pero hindi niya tayo iiwan. Yung sinabi ni Pope Emeritus Benedict XVI, sabi niya, the Lord's ascension means that Christ has not gone far away from us. But now, thanks to the fact that he is with the Father, He is close to each one of us forever. So, pag-asa namin, sabi niya, hindi na kay Jesus Cristo. His conquest of death gave us the life that death can never destroy. Gave us a life that death can never destroy. His life. His resurrection is that a verification that the spiritual is real. Nothing can separate us from the love of God. Nothing can diminish our hope. Yung mga negatibo sa paligid natin, sa buong mundo, sa ating kahanap, sa ating trabaho, sa ating community dito sa Chicago, sa ating bansa, sa ibang bansa, sa Palestine, sa Ukraine, these negatives cannot destroy the positives of Jesus Christ. Sa mundong yung mga inosente nagsasuffer, sometimes it can make us very pessimistic. So, ano naman yan? Nagkatin din naman ang mangyayari. Ano ba yung gagawin ko? But Jesus Christ has transformed us into eternal optimists. Pagka natawag po ba sa tabi ng isang importante tao, di ba sikat ka na? And so, si Jesus Cristo, okay, tumutok sa kanan na naman. So, importante rin yun. Pero, bukod pa doon, right, beyond that metaphor, Jesus Christ is better, right? To be the place of honor. Natabi ka sa isang pangyarihan, meron ka rin kapangyarihan. At higit pa rin ang pamilihan ni Jesus. Pag may kakilala ka sa matataas na lugar, especially sa pamahalaan, may ano ang tapahatak, hindi ba? Hindi ka makakapunta kay PBBM. Lala niyo ba si PBBM? Si Bongbong. Kung hindi ka dadaan sa kanyang chief of staff, o kay President Biden, kaya po President Biden will have going to his chief of staff, at Mayor Johnson, without going to the chief of his chief of staff. Hindi makakapunta kay Taylor Swift, hindi kayo natin sa kanyang publicist na nagnangalang Travis Kelsey at ang pangalan. Joan. But si Jesus Christ is even more powerful of an ally for us. Right? So, okay. Ano yung tatlong bagay na sinasabi ng Panginoon? Nagpapaiwanin sa atin na hindi niya talaga tayo iniwan. Umakyat siya, hindi niya tayo iniwan. Una, nalaman natin na sinasabi sa atin mula ng pagkakalimba tayo. God is everywhere. Tama? Right? And whenever God the Father is, Jesus is also. May isang maliit na isla. Sa dagat. Tanungin siya. Tanong niya sa isang malaking isla. Nasaan po ba yung ocean? Sabihin sa kanya,
malaki sa atin. Eh, lumalamay ka na sa ocean eh. Sabi niya, hindi ba tubig ito? So, lumalaki pa rin siya, hinahanap niya yung ocean. Minsan, ganun tayo. Lumalamay na tayo sa Panginoon. Ngunit hindi pa natin alam. Now, we are oblivious of the fact that we are swimming in God. So, minsan, dahil tayo hindi maraming panalangin, nararamdaman natin ang kanyang presence, no? Pagka tayo hindi mo ninyong panalangin. Pagka nakikita tayo yung magandang abilita ng Panginoon, His creation, right? Nagpunta kayo sa Grand Canyon, siguro, o, I don't know, sa Boracay. Tapos nagmata niyo ang Panginoon sa kanyang abilita. Nanandun siya. Ang mga umuukang mga bulaklak ngayon dahil straight time, parang may isip mo o masalaman sa Diyos ang narinito ba? Yung Psalm 139 also tells us, where can I go to hide from you, from your spirit? Where can I flee from your presence? If I ascend to the heavens, you are there. If I take my rest in the netherworld, you are also there. If I rise on the wings of the dawn and settle at the farthest limits of the sea, even there your hand will guide me, and your right hand will hold me fast. You know, una, He's everywhere. Makyan siya, pero nandyan pa rin siya. Second, ang isang konkretong bagay na magpapaalala sa atin na hindi tayo niwan ni Jesus, specifically sa Eucharistia, in the Eucharist. So sabi ni St. John Paul II, na pinadala niya sa atin, that the Church draws her life from the Eucharist. In a variety of ways, she joyfully experiences the constant fulfillment of the promise, I will be with you until the end of the age. Hanggang sa dulo ng buhay. So whenever we celebrate the Eucharist, we can in some way believe yung experience yung dalawang disipulo at naglalakad sila papuntang Emmaus after the crucifixion na nakasabay nila sa Jesus at nag-break sila ng bread and they had a meal with him. Right? Ano sabi nila? Their eyes were open and they recognized him. So let us turn to God and beg for a deep faith by eating and fulfilling our spiritual hunger with the body of Christ. Pangatlo, na nararamdaman natin na nandito na siya kahit umakyat na siya. Since we become what we eat, He remains present in us, His church, His bride, whenever we speak the Eucharist. We become one body. Whenever basta nakakonekta tayo sa simbahang katolika, we are like branches clinging to that vine. And if we remain attached to the vine, He remains in us. Ay narinig natin yan mga dalawang linggo na ito. Remains in us. And we can bear good fruit. Right? Matutupad natin yung tawag niya sa atin na gampanan yung pagpapalagana at pagtuturo ng mabuting balita, ang pagtatanggal ng sakit at sakit at pagiging saksi niya. Okay, so kailangan ko magpare, magmate, maging isang katekista. Kailangan ko maging punta ni Father, padre, or maging isang tigit na yaman. Hindi. May isang kwento about this young man. No? Palabas na siya tungkol sa ating pananampalataya. Pero napakamahiyain. Ang alam niya, you have to really preach in an angle like this. So, ginawa ko, so, nahihiya siya. So, hindi niya kaya doon siguro, sabi niya. Itong ginawa niya, naging mga ipon niya, sa mga lawan siya, pinapawasan siya, nag-ipon siya. Tapos, bumili siya ng mga pamphlet, so wherever he goes, sa clinic, sa grocery store, sa salon, nag-iipon siya ng mga pamphlet. So, isang araw, umuwi siya, ay handahan niya na sila. So, may isang nag-iipwento sa kanyang nanay. Sabi niya, convert ako sa Catholicismo. Tapos yung asawa ko, sabi ng babae, nung balik sa simbahan, sabi niya,
At nagsimula ito dahil sa isang pamphlet na napulot ko sa clinic na dinalaw ko. So narinig ko nung anak na binata. So, ibig sabihin, kung kahit sino ka man, kahit nasaan ka man, kahit anuman ang meron ka, maaari mong gampanan ang tawag ng Panginoon sa atin na ipalaganap at ituro ang Ebanghelyo ang mag-anggat ng sakit at sakit at maging isang mabuting saksi. Naka-3 months siya nun, ha? Napalaganap niya yung Ebanghelyo dito sa babaeng ito. Dumaling in one way, right? Yung babae ng kanyang asawa, naging isang mabuti siyang saksi. Right? So, the ascension reminds us that we are not alone in this mission. Jesus assured his disciples, and by extension, assured us that he would be with us always, even to the end of the age. And through the outpouring of the Holy Spirit, again, Pentecost, next Sunday, we are empowered to carry out this mission with courage and boldness, knowing and trusting in God's presence and guidance all the way. Umakyat siya sa langit, ngunit hindi niya tayo iniwan. God bless you. Sumasampalataya po sa Diyos sa mga kapagyarihan sa lahat. Sumasampalataya po kay Jesus Kristo, isang anak ng Diyos, kapagyarihan sa lahat. Pinagugunita sa atin at pag-akyat ng ating Panginoon. Ipinaalala rin ito ang ating kukuli, magsikap para sa pagkatawag ng kahayag ng krus. Sa kabila ng ating kukuli, kahinaan, manalangin tayo, Panginoon, tingin mo kami. Panginoon, tingin mo kami. Para sa simbahan at mga namumuno rito, naway maging tapat sila sa pagtupad sa kanilang misyong akayin ang sangatakuan sa patuloy na moral at espiritual na pagsunod. Manalangin tayo. Para sa mga naaakit sa mga mundong pagpapahalaga, hanggang sa sila'y makalimot sa mga pagpapahalagang mga langit, naway maakit sila ng ating mabuting halimbawa upang itaas nila ang kanilang mga hamahalin. Manalangin tayo. Para sa mga nasasadlak sa pagkataasal, naway tingin nila ang panawagan ni Kristo umakyat sa langit para sa isang tapat na pagbabalik dugo at pagpupunyagi sa mabuting gawa. Manalangin tayo. Para sa lahat ng ina sa buong mundo, nawa sila ay maging malakas at malusog para makatupad sa kanilang mga tungkulin ng may pagmamahal at katapatan. Manalangin tayo. Para sa lahat ng mga pari, mga relihiyoso at relihiyosa, naway lumago sila sa kanilang bukasyon sa pamamagitan ng proseso ng pag-ubog at pagsasana upang silang lahat ay maging mga kapanipaniwalang saksi at nagapagpatunay sa Ebanghelyo. Manalangin tayo. Para sa lahat ng mga nanay
at sa lahat ng ating mga parokyano, manalangin tayo. Tahimik natin ang panalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, pagsikapan mo namin may katag dito sa lupa ang kaharian, katarungan, kapayapaan at pagmamahal ay pinarito mo para sa katal. Ikaw na nabubuhay at nagkakali magpakailanman. Amen. Amen.
gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng Panginoon Jesucristo. Bago niya pinag-iisang pusang loob na maging handog, niwala niya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyo, inibon sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyaming loob para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang kapunan, inawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inubod niya ang kalis ng mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagong walang hanggang ang aking dugo na ibubuhas para sa inyo at para sa lahat, ay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunhin natin ang misteryo ng pananampalataya. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay magbuklod ng pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Malingapin mo ang iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco ng aming Papa at na si Blaise ang aming Obispo at ang kanang kaparean. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid ng naming nahiglay na may pag-asa sila muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga kumano. Kawaan mo sila at patuloyin ang iyong kaliwanagan. Kawaan mo at maging tapatid kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang bukas. Kaysa ng maharapin ni Maria ng Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga gusto ng mga lahat ng mga banal, na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang gawa namin ang pagpupuri at kararangal mo sa pamamagitan niyong anak ng aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos ang mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Pagkagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon
biyaya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng pakamangha, samantalang aming pinanatilihan ang dakilang araw ng pagpapahayag at ang pagligtas namin sa Jesu Kristo. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. Sumayin. Pagbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan.
nangalangin tayo. At meron pong second collection. Nakuha na po ba yung second collection? Nakuha na po ba? Una po yung make sure because I don't want Father Aloy to fire me. Make sure the second collection has been collected. Tumayo po tayo na. Ama naming mapagmahal, pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na apuin sa lupa ang ginagawa mo at ninalayo. Gabi mo ang loobin namin ay matuon sa iyong pinaglulukuhan sa anak mo ngayon upang kapatis namin tao sa kapiling sa mamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen! Huwag po tayong lahat, subalit ang mga mananay ay inaanyayahan tumayo to receive a special blessing. Inaanyayahan po, requesting all mothers to please stand up and receive a special blessing for all of you. At inaanyayahan po tayong lahat, itaas po ang ating mga kamay at daluin this at damayan po sa ating panalangin. Loving God, as a mother gives life and nourishment to her children, so you watch over your church. Bless these mothers that they may be strengthened as Christians. Let the example of their faith and love shine forth. Grant that we, their sons and daughters, may honor them always with a spirit of profound respect. And may Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Mabuta na. Palakpakan po namin sa ating mga sana nabusog kayo ng breakfast, lunch, at kung kayo ay lalabas for dinner, naway mabusog din po. Our announcements, big and great. Meron pa pong mga bulaklak dyan sa likod kung hindi pa kayo nakakuli. Pakyawin na po natin yan at ibigay sa ating mga mahal na ina. Meron din po tayong dalawang field, one on each side, kung ito ang Santa Ward. Yung kalimutang pagbasdan, ang gawa ng ating mga school children at ang ating pro-life group. So yung school children po kukuhan ng bawat isang maliit na kudrado at ang pro-life group po ang nag-put together to make the film. So don't forget to admire those two bills made by our school children and by the pro-life group. Thank you. Again, Happy Mother's Day to all of you. Mayun po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo ng mga pangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, umayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos.